Ginanap ang selebrasyon ng kauna-unahang anibersaryo ng ARIP o Association of Retired Elementary Educators of Pasig umaga ng 15 ng Marso sa Pasig City Quadrangle. Ang asosasyon ay binubuo ng mahigit 170 individual na nagsilbi sa lungsod at nagturo sa mga kabataang Pasigenyo ng mahabang panahon. Ang mga tinuturing na bayani ng bansa ay nagsama-sama at bumuo ng organisasyon na tutulong sa kapwa nila retired teachers. Nagdaos ng misa na sinunda ng Zumba at maikling programa na nakiisa si Councilor Angelo De Leon. Maraming salamat sa pag-imbite nila sa akin. Isang pagpupugay din. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa mga teachers natin. Retired man o hindi, nasa serbisyo pa o wala na. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa kanila. Ngayon ko lang nalaman, matitigas ang ulo ng retired teacher. Sabi ko, walang ting-ting-tang. Ting-ting-tang talaga pinasayo sa akin. Pero hindi, anything to make them happy. Maliit na bagay lang naman yon. Sabi ko nga nung narinig ko yung tugto, pampagising ng umaga at pampagising ng dugo. Sana nakikita naman natin, malakas pa sila, kaya pa nilang magbigay ng serbisyo. Siguro hindi naman yung talagang maipasok sila sa full-time na job, but at least they can give back, volunteer. Sabi ko nga sa kanila, if they can help yung mga street children, magbasa, magduna, kahit math lang and reading, yun lang naman talaga yung important na gusto nating ipamahagi na I think kayang-kaya pa nilang gawin. So bukas ang opisina ka para sa dialogue, para mapag-isipan natin, mapagplanuhan natin. Ayon sa founding chairman ng ARIP na si Rodora Medina, na 45 taong naging guro at principal at 6 taong retired, nais nila na mas matulungan sa usaping kalusugan at trabaho ang mga retired na guro. Kasi noong araw, may mga nababalitaan kami sa Facebook na mga teacher na, kagaya ng isang namin teacher na matay, wala siyang pagburulan. So, parang naano yung kalooban ko na, nakakaawa naman itong mga teachers na ito, ilang taon silang nagserbisyo sa bayan, tapos patay na, wala pang tumanggap na barangay. Binuburol nun sa sagad, ayaw tanggapin. So, napunta sa San Jose, buti na lang yung barangay captain ng San Jose, tinanggap siya, doon siya ibinurol. Tapos meron din kami isang principal, naging teacher ko siya sa Pinagbuhatan. Pagka-retire niya, nagkasakit siya ng malala. Dinadialisis siya. Yung pinag-retirean niyang milyon, sandaling-sandali, ubos. Tapos pinanghingi namin siya sa mga teachers. Sabi ko, kailangan magkaroon kami ng isang organization na tutulong sa mga teacher na hirap na hirap. Tsaka ganito, tinan mo, masaya sila, nagkakita-kita. Kasi pag nag-retire ka na, wala na eh. Nasa bahay ka na lang. Eto, nagkakaroon kami ng mga bonding, may mga activities kami. Parang nabubuhay ulit yung dugo nila. Tsaka nagkikita-kita kami, nagkakakwentuhan. Masaya kami palagi. Kagaya ngayon, ang saya namin. 2017, so six years na. Siguro yung health nila, marami kasing kasyang-kasya lang yung pension nila sa mga gamot, mga maintenance nila. Pero alam ko naman yan, nasa programa naman ni Mayor Vico yan, yung tulong para sa mga seniors. At saka sa pagkakaalam ko, meron ding mga programa ang ating mayor para mabigyan ng trabaho yung mga seniors na gusto pang magkatrabaho. Ini-involve din po kami ni Ma'am Rhea Bernardes sa OSCA sa mga activities ng seniors. Kami yung palagi niya kaming mini-meeting. Last time nag-election ng mga barangay OSCA, nag-elect sila. Kami po yung tinap nila para mag-monitor at mag-assiste sa election ng mga senior citizens sa bawat barangay ng Pasig. Kayang-kaya, malalakas pa sila. Sabi ko nga sa kala, ako kaya ako nagtrabaho. Nasa OSCA po ako ngayon volunteer ako doon. Kaya ako nagtrabaho, nung nag-retire ako, umuwi lang ako sa Amerika 2 taon. Pagbalik ko dito, uupo-upo ako. Parang nandalambot ba ako? Parang hinang-hina ako. Tsaka hindi na umaandar yung utak mo. Nana, harap ka lang sa TV. Samantalang kung nagtatrabaho ka, nagkakaroon ka ng bagong kakilala, namimit mo yung mga iba't ibang tao, parang lumalakas ka lalo. Nagiging mas masigla ka sa buhay. Pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa amin. Si Attorney Cernal po tsaka si Attorney Gonzales, tinulungan kami sa pagbuo ng aming constitution and bylaws. Yung pong mga konsehal na walang sawan tumutulong sa amin tuwing may activity kaming ganito,
lumalapit kami sa kanila, humihingi kami ng konting tulong para, kasi wala naman kami pondo eh, para mapakain yung mga pa-teachers. Yan, yung kagaya ng kinain ngayon, bigay po yun ng mga konsehal. Tapos nung Christmas naman, ang dami rin nilang binigay para sa Christmas party ng mga teachers, pagkain, mga regalo. Talaga pong tumutulong sila, halos lahat po ng konsehal naman tumutulong sa amin. Si Mayor din, ganun din. Walang tigil ang pagtulong nila sa amin. Idinagdag ng co-chairman na si Rosalinda Mendoza at President Thelma Lataw, iba't ibang proyekto ang pinaplansya nila para sa pakinabang ng mga gurong nag-retire at hinikayat ang mga kagaya nila na sumama sa kanilang asosasyon. Per our founder, she is planning to have yung meron kaming parang palabas ba for us to have an income generating project. Ngayon, binabalak niya na magkaroon kami ng parang kasayahan in the form of magpe-perform kami, and then yung proceeds nun ay mapupunta sa association. And hopefully, ma-push through yun sa tulong siyempre ng aming butihing mayor, ang mga konsehal, at siyempre yung mga barangay captains na aming nilalapitan tuwing kami po ay mayroong activities na ganito. At ako po ay nagpapasalamat muli kay Mayor Vico Soto sa mga 12 konsehal ng Pasig, at nagpapasalamat din po kami sa pagpapaunlak ng aming butihing Reverend Father Daniel Estacio, na siyang nagbigay ng mas sa aming umaga, sa amin ngayong umaga. At higit po sa lahat, pinapasalamatan ko rin po personally ang aming barangay captain, si Kapitan Maricar Asilo Vivero, sa pagpapahiram niya po ng Silya sound system at sa aming Zumba instructor kaninang umaga. Maraming maraming salamat po, at sana po ay pagpalain po ang aming asosasyon dahil ito po ay may magandang objective at hikain para sa mga nag-retired na kagaya namin. Sa lahat po ng mga retired teachers ng buong Pasig, inaanyayahan po namin kayo na sumapi sa aming samahan, at kayo po ay magtutulungan tayo sa hirap at ginhawa. Kung ano man po ang pwede nating maitulong sa bawat isang retired, gagawin po natin. At lahat ng mga activities na binabalak ng AREP ay makasama kayo. So maraming maraming salamat sa inyo. At salamat din. At kayo ay nakapiling namin. Salamat po. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.